Hello guys, welcome to Fins and Tails. Just arrived here at Blue's house. For this video, we will be doing a goldfish breeding tutorial. Since goldfish is popular nowadays, it's a very hot thing to do, it's a very hot thing to collect. Trendy hobby right now. So Blue and I decided to share our little knowledge, or shall I say more of his knowledge, because I'm not a typical breeder guy because I don't have the space and time, while Blue has all the space. You will see later, he will teach us the basics of selecting, breeding, and so on and so forth. Now I will share my knowledge and some of my experiences. Disclaimer lang po, sa all this, lahat ng i-share ko ngayon is based on my knowledge and experience lang po. Kung may mga mali man akong nagawa, correct me if I'm wrong. So right now I will share to you, the first step is choosing the best breeders. So guys, right now we are here sa tank ko. Nandito, may nilagay ako mga selected breeders ko. So, to select a good breeder, dapat yung isda natin is kompleto. Walang kulang. Kumbaga, almost perfect siya. Walang faults. Kasi ang importante talaga is genes para sa akin. Then, dapat hindi inbreed yung fish mo para yung fault niya hindi ma-intensify. Kasi pag yung may fault siya, tapos pinares mo rin sa may fault, possible yung result niya, yung mga result nila, yung magiging anak nila is, yung mga faults may intensify. So, lalabas at lalabas yung mga faults na meron sa kanila. Kaya mas better, yung gagamitin mong breeders is, mga good talaga, good quality, no faults, if possible. Wag naman yung kung show quality yung isda mo, wag mo na lang i-breed. Para hindi masira yun, no? Kasi may tendency pag mag-breed ka, masisira yung fish. Tulad na pag natural breeding, may tendency matanggalan ng scales or mabalian ng mga fins. Let's see, yung isa ka sa mag-select ko na breeder ko. This is one of my breeder. This is a female. Ready to breed na rin siya. As you can see, if I press the belly, may lumalabas na mga eggs. That means to say it's ready na. Yeah. That means to say ready to lay eggs na siya. Sa ngayon, ang purpose ko nito, pinakita ko lang sa inyo, hindi ko siya gibreed para mapakita ko sa inyo na kung ano yung itsura ng egg ng goldfish natin. So, yan yun siya. Ready to lay ng eggs na yun siya. So, guys, this is a male. As you can see, ngayon ipapakita ko sa inyo yung breeding stars niya. Nasa gill fin niya, yung mga white spots na yan, na makikita nyo, yan yung breeding stars niya. That is an indication na male ang goldfish natin. Then, if possible, may lumalabas na milk. Sa ngayon, hindi nyo makita, medyo maliit lang yung milk production niya. So, dapat ang male nyo is conditioned rin. Pag well-conditioned ng male, makikita nyo talaga na meron siyang milk na lumalabas. Then, intensified yung colors ng kanyang mga breeding stars. Yung breeding stars niya, hindi lang makikita sa kanyang gill fin, kundi makikita rin ito hanggang sa kanyang cheeks. Sa may kanyang
puntan. In some cases, yung ano, hindi makita talaga yung, hindi ganun ka-intensify yung male, yung breeding stars ng male. Kailangan kasi talaga i-condition yung goldfish nyo para ready to breed sila. Malaman nyo kung ready na ang male, kasi pag ano, intensify ang breeding stars, then maganda yung production ng milk niya. Ang female naman, malambot ang tiyan. Pag hindi naman ganun kalambot yung tiyan ng female nyo, pag medyo matigas pa yung tiyan niya, ang gagawin nyo lang is i-condition nyo. Ang ginagawa ko, pag mag-condition ako ng isda, so, pinapakain ko sila ng maganda, ng high protein na mga pagkain. If possible, 40% protein pataas. Then, live foods, if possible. Kung meron kayong, ano, daphnia, mosquito larvae, pero be careful lang sa pagpakain ng mga daphnia and mosquito larvae na nanggaling sa mga kanal natin, kailangan linisan nyo. Kung meron kayong budget, pwede kayong bumili ng mga bloodworms na nakapack na nasa pet shop, yun, pwede rin yun. Para mas madali natin makondition. Then, ang isa sa factor rin, liban sa pagkain, isang water. Kailangan talaga maganda ang condition ng water nyo para pag maganda ang condition ng water ng ano, mas madali ma-stimulate ang development ng egg sa isda natin, sa female, then ang male, mas maganda ang build-up ng kanyang milk. After selecting a good breeder, so ready na tayo for breeding. So, what do we need to prepare? So, ang kailangan natin i-prepare, before tayo mag-prepare pala, dapat alamin natin yung two types muna ng breeding. So, merong two types ng breeding, the natural way and the hand spawning. So, hindi ko masyado i-highlight ang hand spawning, although I do have a little knowledge of it, pero I'm not an expert of it. So, hindi ko masyado siya i-highlight. Yung natural breeding na lang ang ipapakita ko sa inyo, paano ako nag-breed ng goldfish in a natural way. This is the materials I have been using sa breeding cage na ginagawa ko. This is a screen. This is a plastic. I don't use the metal one kasi yung, if possible, mag-rust yung mga metals, possible, makadamage pa sa ating mga fish. So, ganito yung ginagamit ko. I think this is a 1/4 ang butas nito, pero kung may mas malaki, mas better. As long as na hindi makakalusot yung breeder sa laki ng butas ng screen nyo. Para, kasi ang purpose talaga nito is to separate the breeders from the eggs. Right now, I'm using this kind of technique, yung basket na ano, kinukulong dito yung goldfish. Nilalagyan ko siya ng styrofoam para floater, para lumutang siya sa tubig. So, pag ganyan, dyan mo ilalagay yung mga breeder. Dapat yung depth rin ng cage nyo or ng basket nyo is enough rin para makater yung ano, size ng goldfish nyo. So, dapat, if possible, ang mga breeder nyo na goldfish is enough ang age, matured sila, then malalaki. Kasi kung maliit lang yung ilalagay nyo na breeder, ibibreed nyo, maliit lang rin ang malilay na eggs. Kung magbibreed kayo, dapat yung water na gagamitin nyo for breeding is a new age water. So, dapat presko, malinis, para ganado yung mga isda to breed. Usually, ang breeding time kasi nila is around dawn. So, ano eh, madaling araw sila nagbibreed. So, dapat yung tubig nyo ano rin, malinis para madaling madaling ma-stimulate yung mga goldfish nyo. Nandito yung example ng breeders natin. Nandito yung female natin, ito yung male. This is a Sakura. Sakura from a Calico line na red white. Then ang male natin is a Calico Oranda. So dito represent dapat yung cage natin is big enough lang para makater yung size ng fish natin, then yung depth niya is enough lang rin for them to swim. Bakit kailangan natin i-cage yung breeder natin? Kasi ang pag maglay kasi sila ng eggs, after nila maglay ng eggs, gugutumin sila. So yung ang tendency, kakainin ng mga breeders yung kanilang nalay na egg. So ang purpose ng
cage natin is to separate the breeders from the eggs para hindi makain ng mga breeders yung eggs. Kasi tulad nga ng sinabi ko kanina, naglilay sila ng eggs tuwing madaling araw. So, kahit tanghaliin kayo ng gising, at least may masave pa rin kayo ng mga eggs para hindi naman maubos lahat makain nila. Then after nila maglay ng eggs, tanggalin nyo lang yung breeders, iwan nyo yung net, yung breeding cage, kasi may mga nakastick pa yan dyan ng mga eggs. So, let it sit for about 2 to 3 days. Makikita nyo, after 2 to 3 days, may mga wigglers na yan siya. Ang option talaga ng mga breeders is 2:1, 2 males and 1 female. Kasi pag mas marami ang male, mas mataas yung fertility rate. So pag mas mataas yung fertility rate, mas mataas yung hatch rate mo. So pag maraming ma-fertile, mas marami ang lalangoy, mas marami kang makikita ng mga fry na goldfish. So ayun nga, dapat if pwede 2 or 3 or more talaga ang male kaysa sa female. Meron rin tayong mga another techniques like using a spawning mops. Yung spawning mops, pwede ang materials na gagamitin mo dun like yarn or yung mga tali. Pwede mong gamitin yun. Pwede mo siyang gawin as a spawning mops. Ako, I do not prefer spawning mops. Hindi ako gumagamit nun. Pero if you want to check ang mga spawning mops, you can search sa internet kung paano ang paggawa ng spawning mops, anong mga klase-klase ng spawning mops. So, yun guys, it's another way of breeding, natural breeding of goldfish. Sa ano natin, sa hand spawning, ang kailangan natin i-prepare is simple lang. Meron tayong planggana or basin. Then, fill it with water, stock water na fresh. Then, about a half of it or 3/4 of it. Then, merong ano kasi, may dalawang klase ng pag-breed. Yung unang, uunahin yung male, papalabasin yung male. Then, yung susunod yung female, papalabasin yung eggs. Pero sa akin kasi, ang ginawa ko, I'm not successful in doing that. Ang ginawa ko is, may nakita pa ako isang video na sinabay yung pag-breed. Pag-spawn. Pag-spawn. So, ang ginawa, itong nilalabasan ng ano, yung pet ng male, pet ng female, ipagtatapat nyo, at sabay nyong pipigain. Then, this video is only a representation, wala kasi itong eggs, ito, walang milk, so, ipapakita lang na ganun yung sistema. Pagtatabi nyo lang sila, sabay nyong ipipress, then, para mag-ano yun siya, then, ihalo nyo yung water, para ma-mix yung milk pati yung eggs ng goldfish para ma-fertilize yun sila. So ganun yung ginawa ko at that point nag-successful naman. Then let it sit, lagyan niyo ng aerator. Huwag niyo kalimutan lagyan niyo ng aerator pero sakto lang ang buga, yung tama-tama lang, hindi ganun kalakas, hindi rin ganun kahina para kahit papaano meron pa ring source of oxygen yung eggs. So, after ng breeding natin, pag naka-successful breeding na kayo, actually guys, breeding is not a challenge. Madali lang talaga siyang gawin. Yung breeder, pag ready talaga, magbe-breed talaga yan siya. Ang pinaka-challenge talaga sa breeding part is yung taking care ng fry. So, after breeding, let it sit for 2 to 3 days, mag-hatch siya. After hatching, hayaan nyo lang muna sila ng 3 to 4 days until they swim, freely swim. Free swimming na yung mga fry, saka nyo sila papakainin. Kasi yung 3 to 4 days na yon, ang kakainin nila is yung yolk sac nila, yung nakabalot sa kanila. Yun yung first food nila. Then, pag ano na sila, pag ready to eat na sila, ang papakainin nyo is brine shrimp. Yung newly hatched na brine shrimp. Pwede rin daphnia, pero I'm not
na hindi ko ina-advise na pakainin nyo kaagad ng duff niya sa first stage ng breeding kasi yung anong first stage ng fry kasi malalaki yung ano duff niya, hindi siya kasya sa bibig ng gold ng fry natin. So ground shrimp is one of the best na ipapakain sa early stage ng fry. Then an alternative of it is a boiled egg yolk. Yung egg yolk ng boiled egg, yung yellow, yun lang yung pinapaka yun yung alternative. Pero may pero, yun sa egg yolk dapat controlled amount lang or maliliit lang talaga na amounts ang ipapakain nyo sa fry kasi prone masyado ang egg yolk sa pagsira ng water quality. So pag nasira ang water quality ng fry nyo, water quality ng pinaglalagyan ng fry nyo, may tendency mamamatay yung mga fry nyo. So sayang naman yung effort nyo sa pag-breed. Okay guys, that's the breeding process. Thank you Blue for sharing your experience to us. I hope our viewers learned something. Any tips pa? Guys, notes lang pala. If or you are a new breeder, please gumamit muna kayo ng mga murang isda, mga test fish lang muna para hindi kayo maano kung may inkaso man na may mangyari sa mga isda. Hindi ganoon kasakit sa part nyo. Hope you learn something from me and kung may mga kaibigan kayo gusto matuto ng breeding, share niyo tong video na to. If you are new to our channel, please click the subscribe button right there below. So please hit the like button. Kung may mga questions pa kayo regarding sa breeding na hindi ko man na i-share or ano, hindi ko na sagot, hindi ko na bigay dito sa video na to, comment nyo lang. I will try to answer it as far as na makaya ko. So guys, thank you for watching. Thank you guys.